Kamusta po mga kaibigang Pinoy? Ito muli si Sisi. Welcome sa aking vlog. Ang bandang baba ay nagkikita ninyong paikot-ikot ay ang aking anak na si Macy. Ngayong araw, hatid ko para sa iyo ay isang video kasama ang aking anak na babae at also, ang video na to ay para iparamdam sa inyo ang Kapaskuhan sa Beijing. Una-una, meron tayong isang milk tea. Ang milk tea ay isang di mahihiwalay na bahagi ng lagaran at isang must-have sa hangout, diba? Ang hay tea ay isa sa mga pinakapopular na dadak ng milk tea ngayon sa mga kabataan. Sabi daw, ito ang unang brand na naglagay ng cheese topping sa milk tea. Apat na buwan nang naglipas nang bumalik ako sa China. Tulad ng lahat ng mga overseas worker, pagbalik ko sa China ay maraming panahon ang aking kinuko kasama ng aking pamilya. Kasama na dyan, siyempre ang pagluluto, paglilinis ng bahay at pagbisita ng mga kamag-anak. Sa mga naglipas na buwan, naging abalang-abala ako. Pero maayos naman ang lahat. It's Christmas Day with you, baby. 这是一个圣诞节，思念的情绪会让你想半天。以前我也会听一首圣诞节，因为落单的恋人曾怕过节。 Napaka-wise ni Macy. Alam na alam niya kung ano ang gusto at ayaw ni Mami. Halimbawa, ayaw ko siyang kumain ng candy, kaya sa pagbili ng snack food, humihingi siya ng sako sa coconut milk at 50% sugar level na milk tea. Pinaka-importante destinasyon namin ngayong araw, ang ice world o skating court. Napaka-interesting ng skating, pero medyo masakit sa buwit para sa mga pakuhan. Matapos mag-skate, kailangan magpahinga sa loob ng isa o dalawang linggo. Actually, hanggang ngayon, parang isang panaginip ang apat na taon kong pamumuhay sa Pilipinas. Lagi kong naaalala ang magagandang tanawing, mapapay na kaibigan, masasarap na pagkain at napaka-festival na otomsfera. Sa Pilipinas, halos sa lahat ng kabistahan, magigita ang mahabang linya sa bus station. At mga tao na may dalang cake o malalaking shopping bag, at mga tao nakahanda at nagtiriwang ng mga kabistahan kasama ng mga mahal sa buhay. Naalala ko noong New Year's Eve ng taon 2019. Nasa Puerto Princesa ako kasama ng aking lolo at lola. At plano namin magdaos ng New Year's banquet sa kilalang Kalui restaurant. Pero sarto sila. At maaga rin nagsala ang iba pang restaurant. Kaya kinakailangan pumili kami ng tinapay at biscuits sa sari-sari store bilang hapunan. Pero kahit ganun ay masaya pa rin kami. At isang gabing nag-karaoke ang mga bata sa kapitbahay. Dito sa Beijing, laging punong-puno ng tao ang mga restaurant at shopping mall kapag bagong taon. Dagdag sa mapikat na trapiko, napakaraming promotional na aktibidad sa lahat ng sulok, equals festival sa China. Isa pang pagkaiba ng kabistahan sa Pilipinas at China ay party. Kahit walang pandemya, hindi maraming ang party sa Beijing. Ang pinakamatalas na paraan na pagdiliwang ng festival ay pagsalusalo. At ang pinakapopular na ulam ay hot pot. Fresh made at lagi masarap kahit hindi mahusay ang chef. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on
Okay, kakain ng kami ng hot pot this year bagamat walang Christmas party, walang raffle, walang fireworks. Kapiling ko pa rin ang mga kapamilya, kaya pasaya pa rin ako. Very best wishes sa inyo mga kaibigan Pinoy sa Manila. Merry Christmas!